Magandang araw sa inyo lahat. Alam ninyo, mahigit 20 taong ko nang dinidevelop ang aking paksa ngayon. Inumpisahan ko ito noong March 9, 1999, kaugnay ng UP Centenary Lectures. At ginawa ko ito noon bilang isang hamon para maging malikhain at magkaroon ng tinging Pilipino ang kritisismo sa Pilipinas. Nang umpisahan ko itong elektura sa lira, reklamasyon lamang ang nilalaman. Kaya ang unang pamagat nito ay reklamasyon ng pambansang gunita. Nitong nakaraang 2 taon, nadagdag ang rekuperasyon. Kaya naging reklamasyon at rekuperasyon ng pambansang gunita ang pamagat. Ngayon, idinadagdag ko pa ang reconstruction. Kaya ang aking paksa ngayon ay napakahaba na, ang title pa lamang. Reklamasyon, rekuperasyon at reconstruction ng pambansang gunita. Ngunit gaano man sa kahaba, nangangahulugan pa rin na ang pangunahing trabaho natin ay reklamasyon ng pambansang gunita. Kailangan lamang na ang reklamasyon ay lahukan natin ng masinop na rekuperasyon at rekonstruksyon. Subalit higit sa lahat, ang tuon ng ating gawain ay pambansang gunita. Maaring may matukoy pa tayong dagdag na trabaho sa hinaharap, ngunit makatuturan na ang lahat ng ating saliksik at ginagawa ay nakalaan para sa kalusugan at karangalan ng pambansang gunita. Ano at bakit kailangang isulong ang pambansang gunita? Para sa akin, ang pambansang gunita ay isang pangalan para sa pambansang kasaysayan. Ang pagtawag sa kasaysayan bilang gunita ay kaugnay ng pagbibigay ng natatanging kabuluhan sa nakaraan, na kailangan natin ang matalik na kaalaman sa ating lumipas, sa ating kasaysayan, upang higit nating makilala ang ating sarili. Ang paraan at pagtingin natin at pagpapahalaga sa kasaysayan ay katumbas ng pagdakila natin sa ating sarili bilang tao at bilang bansa. Nasusukat kung ganoon ang pag-ibig natin sa bayan, alinsunod sa pagpapahalaga natin sa gunita ng ating bayan. Mahal ba natin ang ating bayan? Paano mo mamahalin ang iyong sarili kung wala kang mahalagang maalaala tungkol sa iyong pinagmulan, tungkol sa iyong pamilya at angkan, at tungkol sa iyong kabataan? Ganon din naman,
Paano mo mamahalin ang iyong bayan kung wala kang matamis na gunita ng kanyang nakaraan? Kung wala kang maipagmalaking karanasan tungkol sa iyong mga kababayan? Kung wala kang mapagsasaluhan ninyong tradisyon at paniwala, mga hindi mo malimot na kwento, kahit hindi totoo, tungkol sa mga dakilang pagsasamahan, sakripisyo, at pakikihamok ng iyong mga ninuno. Alam ninyo, ang pag-ibig sa bayan ay isang damdamin. Tulad ng anumang dakilang damdamin, kailangan malalim na malalim itong nakatimo sa puso at isip upang mahirap malimutan, upang maging napakasakirot kapag naalaala, at upang hangarin na laging nakikita. Dahil pag hindi nakita, ay nangungulila ka. At tulad ng sinumang mahal natin sa buhay, ay nais nating nasa kalagayang maligaya, malaya, at ligtas. Kailangan ang mahaba at matamis na gunita upang lumalim ang pag-ibig sa bayan. Ngunit, ang malaking tanong, gaano katamis ang mga gunita natin sa ating kasaysayan? Gaano kahaba ang alam nating nakalipas na panahon ng ating bayan? Kahit sa ating history class, saan ba tayo nag-uumpisa? Malimit, noong 1521, nung dumating dito si Magellan. Pero, alam ninyo, noong 1960s, naghalungkat ang ating mga arkeologo sa isang yungib sa Palawan. At natuklasan nila doon ang buto na ngayon ay tinatawag na taong tabon, tabon man. At pinaniniwalaan na ang tabon man na nakita sa Palawan ng buto ay 40,000 years old. 40,000 years old. Samantalang ang alam lang natin sa ating kasaysayan ay mga 500 years. Isipin kung gaano kaikli ang ating gunita at kung gaano kahaba pa pag inisip mo ang taong tabon, kung gaano kahaba pa ang kailangan nating saliksikin at hanapin, hanapin ang hanapin para makabuo tayo ng higit na mahabang gunita tungkol sa ating bayan. Ito ang tinatawag kong problema o tungkulin ng reklamasyon. Sa maikling salita, ang higanting tungkulin at problema natin ay reklamasyon ng pambansang gunita. Napakahaba ng panahong nawawala sa ating kasaysayan. Kahit mula lamang sa panahon ng Tabon Man, halos 39,000 years
ang nawawala sa atin. At kaya, kailangan natin talagang magsaliksik ng magsaliksik. Ngunit ang ating unang-unang problema, ano ang ating sasaliksikin? Walang dokumento. Sa history, laging sinasabi ng ating mga historians na ang pangunahing ebidensya ng kasaysayan ay dokumento. Nagsimula lamang ang ating opisyal na nakasulat na kasaysayan sa pagdating ni Magellan o ni Magallanes noong 1521 at sa pamamagitan ng kanyang chronicler na si Antonio Pigafetta. Ang bulto ng mga dokumento tungkol sa Pilipinas ay mga liham, memorya, relasyon ng mga misyonero, sundalo at administrador na Espanyol. Mula sa paglalakbay ni Miguel Lopez de Legazpi noong 1564 hanggang 1565 nang dumating siya sa Cebu. Siguro ituturing nating higit na maagang impormasyon ang paglaganap ng Islam sa Sulu at Mindanao. 1380 ang sinasabing pagdating ni Karim ul Makdum sa Sulu. 1450 naman ang ulat tungkol sa pag-aasawa ni Sayyid Abu Bakar sa anak ni Raha Baginda sa Sulu. At 1515, ang pagdating ni Muhammad Kabungsuan sa Maguindanao at Lanao. Sabi nga nila, kung nahuli pa nang dating sina Magellan at Legazpi, ay baka abutan nila na Muslim na ang buong arkipelago ng tinawag nilang Pilipinas. Ngunit kahit may mga dokumento ang mga Espanyol, ang ikalawa nating problema ay hindi ganap na mapagtitiwalaan ang mga dokumento ng kolonyalista. Hitik ito sa mga prehiwisyo, mga masamang tingin laban sa tinatawag nilang mga mangmang at paganong Indio. O kaya, sinulat para sa kanilang sariling pakinabang, o kaya para sa mainam na pagsasalang-alang ng mga opisyal at pamilya na nasa Espanya. Halimbawa, ang isa sa kauna-unahang saliksik sa wika at baybayin ay sinulat ni Fray Pedro Chirino, isang Jesuita, at lumabas noong 1604. Siya ang unang nagsabi na ang mga Tagalog ay 100%, 100% na literate, sumusulat at nagbabasa sa baybayin. Sinabi din ni Morga sa kanyang libro na totoo ang sinabi ni Fray
Pedro Chirino. Pero una sa kanila, noong 1582, isang inkomendero ng Panay ang inutusan ng hari ng Espanya na gumawa ng ulat tungkol sa karanasan niya sa Pilipinas. At sabi ni Miguel de Luarca, hindi sumusulat ang mga Bisaya na nakita niya. Sino ang paniniwalaan mo kay Pedro Chirino at kay Miguel de Luarca? Siniyasat ito ng ating mga historians kamakailan. Isa si Odi Corpus na nag-ukol ng mahabang talakay kung totoo nga ba ang sinabi ni Pedro Chirino na may sumusulat at bumabasa ang mga Tagalog ng kanyang datnan noong bago mag-1604 si Emperor. At sa pag-aaral ni Odi Corpus, naging gabi niya yung tanong na kung sumusulat at bumabasa ang mga Tagalog o ang mga Filipino, ang mga Indio, nasaan ang kanilang ebidensya ng pagsulat? Paano sila sumulat at nasaan ang mga ito? Noon pa ito tinatanong ng mga historians at mga mananaliksik. At isang malaking misteryo na hanggang ngayon ay kokonti ang ating napakikitang ebidensya ng pagsulat sa baybayin. Alam ninyo, noong 1889, si Rizal ay nakipagsagutan sa isang Espanyol na nagpunta sa Pilipinas, nanood ng mga komedya at gumawa ng napakatalim ng mga puna tungkol sa teatro sa Pilipinas. At sa sagot ni Rizal na lumabas sa La Solidaridad, sinabihan niya si Vicente Varantes na kayo ay banyaga, kayo ay dayuhan, at sandali lamang kayong nagtira sa Maynila at hindi sapat ang inyong karanasan para maunawaan ninyo ang estetika at diwa ng mga Filipino. Noong 1960s, sa isang panahon ng muling paghahanap sa pambansang identidad, national identity, ay ipinahayag ng ating mga historians noon, mga sikat, sa pangunguna ni Teodoro Agoncillo, na kailangang Filipino ang sumulat ng kasaysayan ng Pilipinas. Dahil mahirap pagtiwalaan ang mga ulat at kasaysayang sinulat ng mga dayuhan.
Kailangang Filipino ang sumulat ng ating kasaysayan upang matiyak natin na ang kasaysayang babasahin natin ngayon ay nagtataglay ng tinatawag kong Tinging Filipino. Filipino Orientation. Ngunit, kahit na meron tayong tinging Pilipino, napakahirap na matiyak natin ang katotohanan kapag sinusuri natin ang ating kasaysayan. Unang problema, pangalawang problema natin kasi ay ang tinatawag kong rekuperasyon. Pag hinanap natin ang kulturang katutubo, sa loob lamang ng nakaraang 300 taon, nabura na ito. Dahil natakpan ng kulturang dayuhan, ng kulturang kolonyal. Sinasabi ni Rizal na ang ating kultura noong kanyang kapanahon, panahon pa, 1889 nang sabihin niya ito, na ang ating kultura ay may sangkap na katutubo at may sangkap na naimpluensyahan na ng kolonyalismo. Alam niya na meron ng sapin-sapin na paghahalo ang mga kultura ang ating makikita sa kasalukuyan. Ang ibig ko sabihin, pag naghanap ka ng kulturang katutubo, para ka kumakagat sa puto na tinatawag nating sapin-sapin. Yung sapin-sapin, may 3 layers yon. At sa atin ngayon, siguro sabihin natin, yung 3 layers, yung layer na katutubo, yung layer na Kristiyano at kolonya na at European, at yung layer na Americanized at nagdala sa atin ng liberal and democratic ideas. Pero pag tinignan mo yung mga layers na yon, ang katutubo nasa ilalim. Kaya pag hinanap mo o hinanap mo ang lasa ng katutubo, hindi mo kagad makikita ang katutubo dahil ang una mong makikita kung alin yung ating mas malapit na nakaraan. Yung impluensya ng mga Amerikano at yung impluensya ng mga Espanyol. So, paano natin mapahalagahan ang ating kulturang katutubo? E, konting-konti na nga, nabura na, e natakpan pa ng kulturang dayuan. Sa kasalukuyan, pag inisip natin ang pagsusuri at paghahanap sa ating identidad, katutubong identidad, ang unang-una nating problema ay una, mahirap hanapin dahil natakpan na ang ating kulturang katutubo ng naturalisadong kulturang kolonyal. At hindi lang iyon, ang atin mismong kamalayan, lalo na tayong mga edukado, ay nakubikong na. Sa Ingles yun ang tinatawag na warp consciousness. Nakubikong
Kaya hindi na natin alam kung ano ang tunay, kung anong totoo. Dahil nabaluktot na ang ating pagpapahalaga. Kahit pag inisip natin kung ano ang pagtiningnan natin ang kulturang popular na gusto natin, ang makikita nating kulturang popular na gusto natin ay kulturang Amerikano. Dahil dito, napakahalaga na maingat ang ating saliksik. Ngunit, pag tiningnan mo ang ating saliksik nitong nakaraang 100 taon, marami ang hindi sistematiko at kulang sa tingin Pilipino. Panibasa nga, ang ating mga scholar ay mas edukado sa tinging kanluranin, sa tinging kristyanisado, sa tinging amerikanisado. Kaya napakahirap na makitahan natin ng tinging Pilipino. Malimit pa na ang ating mga scholar ay sanay lamang sa wikang Ingles. Kaya parang ang ating mga scholar, ang kausap lamang ay ang mga kapwa nila scholar sa Amerika. At hindi sila nakatutulong para sa kalusugan ng pambansang gunita ng buong sambayanan. Ikalawang problema at nasabi ko na ito tungkol sa rekuperasyon. Pirapiraso at pininsala ang ating kultura. Yung pininsala ay term na saling ko ng damage culture ni Fallows noong 1980s, sinabi niya na ang ating daw kultura ay damaged culture. Kaya parang sinabi pangit, walang pag-asa. Ngunit kahit hindi pininsala, ay pirapiraso ang kulturang nakikita natin sa kasalukuyan. Sa akin ngang sariling paglalarawan, kapag pumasok ka sa ating museum, para kang pumasok sa emergency ward. Lalo na yung ating mga museum sa probinsya. Mga pirapirasong banga, pirapirasong gusi, putol-putol na pana, sira-sirang damit, ang makikita mo sa ating mga museo, parang wala man lamang magandang piraso na pwede nating pagukulan ng pansin at kunan ng retrato. Bakit kaya ganon? Kasi yung sanang natitira pa sa ating katutubong kultura, nitong nakaraang panahon ay ninakaw. O pinagbili sa ibang bayan. Kaya nung pampanahon ng Amerikano, nagkaroon ng isang kaso ang Diyaryong El Renacimiento. Naglabas ito ng isang editorial na ang title Aves de Rapiña. Ibig sabihin, mga ibong mandaragit. At ito ay isang parunggit kay Dean Worcester, isa sa mataas na opisyal na Amerikano noon. At mahilig lumibot sa buong Pilipinas.
Ang sabi ng editorial, kaya pala mahiling lumibot, ay nangungulekta ng mga indigenous items at naghahanap ng mga possible sites ng minahan sa Pilipinas. Kaya tinawag siyang Aves de Rapina. Hindi lamang siya, kundi marami pang ibang mga Amerikano na may gayong gawain noong pang simula ng American occupation of the Philippines. Kaya ang daming mga piraso ng ating mga ethnic, mga gawa ng ating ethnic tribes at magpapakita sa ating mas native culture. Ang paghinanap mo ngayon ay mas makikita mo sa mga museum sa United States. Yung iba nasa Spain. Yung iba, nung dumating kasi dito yung mga British occupation, dinambong din ng British occupation yung koleksyon ng mga Espanyol. Kaya marami sa ating mga kasulatan ay nasa British Library and Museum o kaya nasa Dutch Library and Museum. So, pag mag-aaral ka, magsasaliksik ka, eh mas mainam pang pumunta ka sa ibang bansa kaysa dito ka maghanap dahil ang magagandang impormasyon, magandang piraso ng katutubong kultura ay nasa ibang bansa. Isang maganda example nito ang nakita ko recently nang magpunta ako sa Amerika. Dinalo ko ang Field Museum sa Chicago. At laking panggigilalas ko nang makita ko doon yung ating tinatawag na Agusan Image. Imaheng Agusan. Isang imahen ng gintong kung anong diwata o ano na gawa sa India. Hindu image. Napulot ito ng isang tao pagkaraan ng baha sa Butuan. At ayon sa kasaysayan ay nabili ng mga Amerikano at inilagak sa Field Museum. Yun sana ang maliit na imahe na yon ay maganda ng halimbawang pag-aralan at paglimian ng isa nating karanasan o ng posibilidad na bago dumating ang mga Espanyol dito sa Pilipinas, ay meron na tayo talagang contact sa ating mga kapitbahay sa Asia o kahit sa mga taga-India. Ginto rin ito at kung sakali ay maikukonekta natin sa mga piraso ng artwork na naipon ngayon na ginto ang ginagamit na materyales. Kung nakita na ninyo ang gold collection ng Bangko Sentral, ay magugulat kayo na ang gaganda na pala ng mga artwork, makasining na likhang kamay na gawa ng ating mga ninuno at ginto ang ginagamit. Isipin ninyo, ginto. Nasaan ang ginto sa Pilipinas ngayon? Bakit nawala ang sining ng paggawa ng hiyas at kagamitan sa ginto? Ano nangyari?
Yun ay isang puwang sa ating istorya na hanggang ngayon ay nakapagtataka. Ako mismo ay may sariling karanasan. Noong 1980s ay binigyan ako ng trabaho ni Senator Blas Ople para sumulat ng o gumawa ng isang aklat tungkol kay Baligtas. At naisip kong saliksikin ang Florante at Laura. Ang dami kasing naging verso ng Florante at Laura. At may hinala ako na mali-mali ang kasalukuyan nating version. Kaya kailangan nating bumalik sa edisyon ng Florante at Laura na lumabas noong Spanish period. Nang aking saliksikin ang mga versions na available, wala akong makita na mas matanda kaysa dun sa siya version ni Apolinario Mabini noong sulatin niya From Memory ang Florante at Laura habang siya ay naka-destiero sa Guam. E merong impormasyon na bago matapos ang 19th century ay halos 10 edisyon na ng Florante at Laura ang lumabas dahil bestseller ang Florante at Laura noong 19th century. Alam niyo ang ginawa ko? Nag-Google ako at naghanap ng matandang version. Saan ako nakakita ng Spanish period edition? Sa Newberry Library. Nasa tinatawag nilang Ayer Collection sa Newberry Library ang dalawang editions ng Florante at Laura. Ang 1870 edition at 1875 editions na mainam naman at hindi nila pinagmamaramot. Nang sumulat ako, nanghingi ako ng kopya sa napakamurang halaga ay binigyan nila ako ng kopya ng 1870 edition. Kaya mula doon ay ginawa ko ang kasalukuyang kinakalat ko na versyon ng Florante at Laura na maraming lugar, maraming taluntun ang iba sa mga popular na binibenta ng ating mga komersyal na babasahin. Nagkopyahan lang kasi yung mga iyon. May dumating na maling kopya nitong 20th century at yun ang kopyang kumakalat sa lahat ng public schools ngayon. So, nakita niyo ang problema kung paano ang hirap ng rekuperasyon dahil unang-una may problema ang ating mga mananaliksik at mga scholar. Kulang sa tinging Pilipino. Kulang sa wastong pagpapahalaga sa kanilang sinasaliksik. At kung merong mainam magsaliksik pa, ang saliksik ay nakaukol sa pagbasa ng mga dayuhan at hindi ng ating mga kababayan. Ikalawa at kaugnay na mahirap na pangyayari ay yung ang ating mga sasaliksikin ay pirapiraso, napinsala, at marami pa ay wala dito at nasa ibang bansa.
Kaya ang reklamasyon at rekuperasyon ng pambansang Gunita ay napakahirap na gawain. Nitong nakaraang 3 taon ay naging gawain ko ang pagbasa ng kasaysayan. Una, naisip ko na kulang sa tayo sa isang literary history na matatawag nating national ang tingin. O bukod pa sa national ay nationalist. Kailangan natin ng isang literary history na pambansa at makabansa. Sa aking pagtingin kasi sa mga antolohiya at literary history nitong nakaraang siglo ay kulang na kulang sa ganoong tingin ang ating mga scholar. Kaya isinama ko ditong problema ang reconstruction. Kung sakaling may maipon o may makuha kang bago at mahalagang impormasyon at pira-piraso, kailangan muli mo itong buuin. At sa ganon, ang susunod na mahirap na tungkulin ay ang muling pagsulat ng ating kasaysayan. Ang rekonstruksyon ng ating pambansang Gunita. Meron na tayong mga aklat ng kasaysayan na masarap basahin at maganda ang mga binibigay na impormasyon. Tinutukoy ko dito ang mga aklat ni na William Henry Scott at saka ni Audie Corpus. Ngunit bakit dadalaw lamang sila? Kailangan nating dagdagan ang ating mga scholar. Kailangan natin ng maraming may pambansa at makambansang tinging Pilipino sa pagsulat ng anumang kasaysayan na kailangan nating gawin. Kaya sa rekonstruksyon ay kailangang una, maging mag-ingat tayo. Maraming mga tao ngayon na nagsasabing meron silang paningin pambansa. Pero hindi makabansa. Pagka ganoon, nanggugulo lamang yon. O kaya nagyayabang. Kaya pag-ingatan ang pambansa, ngunit hindi makabansa. Hindi ang gawaing ito ay napakalaki. Ang reklamasyon, rekuperasyon at rekonstruksyon ng pambansang Gunita ay nangangailangan ng kooperasyon at pagtutulungan ng lahat ng mga tao na pwedeng tumulong. Kailangan natin ang mga leader sa lahat ng larang at disiplina ng buhay na may tinging Pilipino. Para noon silang lahat ay makaambag sa pagbuo natin ng isang magandang pambansang Gunita. Kailangan litisin natin mabuti ang ating mga politiko at mga burokrata. O kahit ang ating mga historian.
ang daming kontrobersya sa ating kasaysayan na hindi nareresolba dahil sa mga alitang personal at utak-tribo ng ating mga historian. Kailangan din natin ang malikhaing pagtataguyod sa tinging Pilipino. At ibig kong sabihin dito, ang paglahok ng lahat ng mga cultural workers, mga makata, mga manunulat at alagad ng sining, para hindi lamang magsaliksik, kundi gamitin ang ating imagination para yung mga gaps, yung mga puwang sa ating kasaysayan ay malagyan natin ng kaukulang katha. Lagi ko nga sinasabi, paano ka ba maniniwala sa NCCA ng mga tao lagi nag-iinglisan? Sa akin kasi, pag nag-umpisa ka sa pagtitiwala sa wikang Ingles, lalong mahirap mong makita ang iyong sarili. Dahil lagi mong isasalin sa Ingles kung ano man yung nararamdaman mong katutubo. Samantalang kung magsasalita ka, magsusulat sa wikang katutubo, ay walang hadlang para o higit kang malaya para maiugnay mo ang iyong sinusulat sa iyong paksa. Pero yun nga, pag nagpunta ka sa lahat ng mga sulatin ng NCCA, sulatin ng National Historical Commission, sulatin ng National Museum, ay puro Ingles ang kanilang ginagamit. Puro translation. Ang dami nating mga bagay na hindi pwedeng i-translate. Lalo na yung sasabihin nating autentikong katutubo sa ating sariling kultura. Kapag isinalin yon, nawawala ang pagiging katutubo at nagiging kamukalang ng ibang kultura. So, kailangan lahat ng mga ahensya ng pangkultura ay mabigkis para magkilos na parang isang Department of Culture. At lahat ng mga makata, manunulat at alagad ng singing ay dapat nating hamunin para iugnay ang kanilang sariling haraya para sa kapakanan ng madla. Huwag nating sayangin ang ating panahon para sa kung anong mga kaletsyahan sa social media. Lumikha tayo, umambag para sa kalusugan at paglinaw ng ating pambansang gunita. Maraming salamat po.